Miguel of Shout Out Everyone! Today's vlog is kakain tayo ng siupaw at puto! Pero bago yan, tama yung puto ng aking intro. I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget. Let's eat. Good morning everyone. Thank you so much, Lord, for this food, and Lord bless this Panginoon at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Panginoon, bless mo po ang lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. And God, salamat sa pagkain nito na ito nakapagbibigay sa kalakasan sa pangatan. Lord, thank you so much for everything. Just let me pray. Amen. Yan, let's eat. Taon. Tantag siupaw. Thank you, Lord. Ganun tayong puto na malagkit yata ko yan. At huwag kakalimutan ang ating gamot. Gamot sa hilo. Wala ang gamot sa bukol. Gamot sa hilo. Gamot sa bukol meron ka. Ito yung sinasabi ni Babsy na dumiit ang siupaw nila. Dumiit naman talaga. Makalangan dun yung white tea. Kanina pa ako gising, pero ngayon lang ako kumain. Tapos, inom ako ng konting kape. Konti lang nilagay ko. Konting asukal at tubig at gatas. One down. Pangalawa tayo. Siguro tatlo makakain ko nito. Pero alam niyo mga kapatid, dati, yung lima na to, nauubos ko. Kung ko lang ngayon, kasi ngayon parang yung chan ko medyo lumiit ang konti. Tapos may limang puto na maliliit. Lahat yata naliliitan. Siguro nagmahal. May parang ano to eh. Malagkit yata na gamit nila sa kanin. Dapat hindi. Hindi masarap yung hindi malagkit eh. Kasi hindi siya harina. Naging Kapampangan tuloy ako. Hindi siya harina. Kundi, ano, kanin. Pero parang malagkit ang gamit nila. Kasi malagkit kainin eh. Naalala ko to ngayong pinsan ng lola namin. Magalulo na rin namin sa pinsan. Lolo ang tawag namin. Napaka-stricto nila. Alam mo yung mga matatanda noon? Napaka-stricto nila pagka, halimbawa, yung pupunta ka sa hapagkainan. Nasa sayaw-sayaw ka. Parang, kakain ka. Tapos, kakanta-kanta. Pagkagalitan ka. Pupunta daw sa kainan, ganun daw ang ano, kakanta-kanta sa sayo. Ano ang ano doon? Ano ang connection? Ganun mga matatanda. Parang respeto nila yung pagkain dahil galing grasya na yun, galing sa Diyos. Yeah, totoo naman. Pero, kung titingnan natin yung logic, mas nirerespeto nila yon, pero about relationship sa Lord, wala. No, di ba? Yung baliktad, o kumbaga, sa Bisaya pa, bakikaw. Parang, nirerespeto mo masyado yung isang bagay na nagmumula sa Lord. Pero,
ang tanging Panginoon, yung relationship, meron ba? Yun yung tanong, no? Ano ba yun? Bigla na lang pumasok. So, ganun ba? Pero, yeah, nagsisimba, pupunta ng church, pero hindi makikita sa buhay na ipinamumuhay yung salita ng Diyos. Ano? Minsan, pero sa bagay, okay, maganda rin dahil, di ba may kasabihan kung ano yung ginagawa mo sa tao, ginagawa mo sa Diyos. At biblical yun. Totoo yun. Hindi ko lang sa uli yung Bible verse na yun, ha? Na kung ano yung ginawa mo sa tao, ginagawa mo na yung direkta sa Diyos. Pero yung anak ng Diyos, ha? Mga. Yung, kumbaga, yun nga. Pag nanghahamak tayo ng tao, hinahamak natin ang Panginoon. Lalo na yung mga alagad ng Diyos. Kung hahamakin mo ang mga yan. Kumbaga, sabi nga, di ba? Don't touch my anointed one. Yung mga alagad ng Diyos, mga anointed by Jesus yan. Yan. Wala, ang bilis. Oh, nakadalawa na ako. Kwento-kwento lang. So, ito, pangatlo. Pangatlong kain. Ayan. Ginagawa ko, saka ko nalalagyan ng kape ang tiyan ko pagka may laman na ang aking tiyan. Kasi, isa sa ano yun, yung bang palpitate ka dahil walang laman ang tiyan mo, magagal mo na ang kape. Nakaka-nervous kasi, di ba, ang kape. Pero, yun nga, maganda ang kape. May mga benepisyo na maganda ang kape. Pero, dapat, huwag natin lagyan ang tiyan natin ng kape na walang laman. Kasi, imbes na maganda ang pakiramdam mo pag nakainom pa ng kape, naging baliktad. Kasi nga, para kang mahahay. Nasubukan ko yun eh, na para akong, ano ba yan, lutang, dahil may caffeine kasi ko. Ang saka, ang kape. Kaya wag na wag talaga kayong mag-kape. Kasi di ba yung iba, kape mo na tapos. Pero hindi kasi maganda sa katawan yung lagyan mo agad-agad yung tiyan mo ng kape nang wala pang laman. Kumain ka ng konti bago ka, or biskuit, bago mo lagyan ng kape. Kaya lagyan mo ng laman muna ang tiyan mo bago ka mag-inom ng kape. Dahil hindi maganda talaga ang kape pagka walang laman ang tiyan. Para kang alik. Nasubukan ko yan. Ay, para akong lutang. Tapos, ano ba yan? Para akong, ano, parang akong lasing. Para akong naka-drugs. Alam mo yun? Sabi ko, ganyan siguro yung, ano, pakiramdam ng mga naka-drugs. Parang iba yung panghay, masyado yung parang, sabi nila, di ba? Ano, parang lutang na para kang lumilipad. So, ganun yung naramdaman ko yan. Na, ano ba yan? Para akong lutang na, ano, pero hindi ko nararamdaman na parang akong lilipad. Parang lutang lang. Ano-ano pinagsasabi ko? Hindi pa naman ako nakasubok ng drugs. Asado yung nilagay nila dito. Natatlo ako. Parang enough na sa tiyan ko. Dati talaga, grabe, malaki-laki pa yun noon, ha? 5 ubos ko. Pero ngayon, wala eh. Ang tiyan ko, siya na yung maayaw. Dati, grabe. Ay, busog na, sige, parang kain pa rin. Pero ngayon, tumasakit na talaga ang tiyan ko. Dahil medyo lumit na. Lumit-lit siya ang konti. Kaya, takto lang ang kaya. At, mamaya kung nalang kainin ito, tanghali. At may dalawa. So, may panahalian pa. Oh! Yan, so, ganda ng gas. Happy Friday, everyone. Happy blessed Friday sa ating lahat. Oo, oh, diba? Sana, bukas, walang ano,
walang appointment para tulog ng mahaba-haba. Pag Sabado kasi minsan pag ano, alas na aga, nagigising na maaga, tapos bumabalik ang tulog, tapos alas 12 na ako gigising yan. Maraming gatas at ano, may kunting kape lang nilagay ko. Medyo iwas-iwas lang talaga ako dahil wala na eh. Yung matanda na tayo, nagkakaedad na. So, hindi na gaya talaga ng dati na malakas. Ngayon, medyo ano na, ingat-ingat dahil yung kalakasan dati, yung kabagsikan ni Hilot dati, wala na. Medyo kumukupas na talaga yung lakas natin. So, ayan guys, pero talagang ingatan natin yung ating katawan. Kaya ngayon, sabi ko, every weekend magja-jogging ako. Yung walkathon lang, hindi naman yung mabilisan na ano. Dahil nakakapagod rin. Dahil, alam mo, yung hangin na hindi nasanay. Ano kasi ako, sporty kasi masyado eh. Kaya parang, alam mo, yung matagal ka nang hindi nag-sports, parang tinatamad na rin at yung hangin. Kaya, ayan. Paunti-unti, dahan-dahan, babalik ko yung pagja-jogging ko. At, kasi tamad ako mag-exercise, pero sa laro, yan, gustong-gusto ko maglaro talaga. Masyado, sporty ako masyado, kahit anong laro yan, nilalaro ko. So, pero yun nga, ngayon, dahil sa pandemic, parang na-stop lahat. Mula pa elementary, hanggang high school, hanggang nag-asawa ako, ayan, may mga marathon, sumasali ako, mga volleyball yan, sumasali ako. Pero yun nga, hanggang nagpunta ng abroad, sumasali ako ng mga sports sa, ano, sa mga Filipino community. Yan, sumasali ang volleyball, kung ano, mga sack race, kung ano-ano, yung mga ano, mga takbo, ganyan. Kasi, nung elementary ako, char, kung hindi nyo, char, pinapaalam talaga. nung elementary, 1,000 meter dash na ano, runner ako, 1,000 meter dash na ano, na takbo. Yan, nanalo ako. Runner ako nung ano, kabataan. Runner ako. So, yan yung ano ko, runner ako at saka volleyball. Yan yung sport ko. Pero halos lahat ng laro sinubukan ko. Pero doon ako nag-ano, yun yung gusto ko, yung pagbabalibol. Saka yung takbo, hindi na, nung high school ako, hindi na ako tumatakbo dahil, nakakapagod rin. At nilalaro ko nun ang is volleyball. So, hanggang ngayon, dito sa Barcelona, lalaro din ako ng volleyball. Yan, kahit hindi naman as in marunong, hindi naman magaling, marunong lang. Hindi lang magaling, pero marunong. So, yan guys, thank you so much for watching my videos. Thank you so much guys for always there to support me. And yan, thank you so much. I love you guys. God bless. Bye. I'm not afraid to